yun ang mga ka-DIY na tapos na natin ito, yan. Tapos lalagyan na lang naman natin dito ng ganito. Ang sukat nga pala nito, good morning mga ka-DIY. For today's video mga ka-DIY ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Calandrius oil, ganitong Calandrius oil. Paano ko ba ginagawa ang Calandrius oil? Paano namin binubuo ang Calandrius oil? Tuturuan ko po kayo dito sa video step by step kung paano ko binubuo ang Calandrius oil simula sa simula hanggang sa matapos. Share ko dito sa video mga ka-DIY. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na rin yung bell button na nandiyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. Start na tayo mga ka-DIY. Let's go! Sa paggawa pala mga ka-DIY ng Calandrius oil, ang una kong kinaasimbol, ang first step na ginagawa ko itong plates. Nagka-cutting tayo ng 4 inches na ano na plates na ang kapal nito ay 3mm yung kapal niya. Yan. Ganito siya. 4 inches yung ano niya, yung lapad, tapos yung kapal naman niya 3mm. Ang gagawin natin, bubutasan natin dito. Bubutasan ko dito sa gitna para malagyan ng elbow na 1/2 by 3/4, lalagyan natin dito sa gitna. Pakita ko sa inyo mga ka-DIY kung paano ko binubutasan. Ito na mga ka-DIY, nabutasan na natin. Nalagyan na natin itong elbow yan na nakapasok na. Dito kasi nakalagay yung burner. Dito naman sa baba yung daanan ng blower. Ang second step natin mga ka-DIY, ipo-full weld natin ito dito. Yun ang sunod na gagawin natin. Okay na mga ka-DIY, na-full weld na natin itong plates. Ayan, full weld na yan. Tips ko lang pala mga ka-DIY, pag mag-welding kayo nitong elbow na may thread, nilalagyan nitong GI cap, nitong nipple drinker, itong tinatawag na burner or nozzle, dapat nakalagay ito. Kasi pag hindi ito nakalagay, matatamaan ng welding yung thread ng elbow, baka hindi nyo na maipasok itong nozzle nito. Yun lang ang ginagawa dito, dapat nakalagay itong nozzle para hindi tamaan ang pinag-weldingan yung thread ng elbow. Ayan. Pagpuputol naman tayo, ang sukat pala nito, GI pipe na D4, 4 inches yung ano niya, yung buka, yung cap, yung diameter niya, yung pinaka buka niya, 4 inches. Tapos maputol naman tayo ng 9 cm yung taas niya. 9 cm by 4 inches yung ano niya. Ang kapal naman nito, schedule 40 na GI pipe. Tara, putol tayo mga ka-DIY. Putol na tayo mga ka-DIY itong GI pipe na D4 na 9 cm yung taas niya. Ang sunod na gagawin natin, i-welding natin dito sa plates. Ayan dito. Ganyan siya.
Okay na mga ka-DIY na full build na natin itong chamber. Ayan. Ang gagawin naman natin ito. Bubutasan natin dito. Ayan. Dito natin bubutasan yung daanan ng langis. Kahit mga 1 inch lang yung butas nyo galing dito sa pinakababa dito, mga 1 inch. Yan, bubutasan natin yung paglalagyan ng pipe. Dito, yung nakalagay na pipe dito. Yan siya. Nabutasan na natin mga kadayo. Ayan. Medyo itagilid nyo lang ng konti dito. Huwag nyong itapat dito sa pinakadaanan ng hangin. Ayan, medyo tagilid. Dito naman natin ilalagay itong 1/2 ito, 1/2 na GI pipe dito. Ang sunod natin gagawin, ito. Ang ginagamit ko dito, 1/2 by 3/4 na elbow. Ayan, 3/4 saka 1/2 ito. Dahil yung ginagamit natin na dito, 1/2 ito. Tapos mas maganda, mas malaki yung patakan ng oil. Ayan, dito. I-welding naman natin ito dito. Tara mga kaday, welding natin. Ito na mga kaday, na putol na, na full weld na natin itong na full weld na natin na nag-cut ako ng GI pipe na 1/2 na 20 cm yung haba ng GI pipe. Tapos idinugtong na lang natin yung 1/2 by 3/4 na elbow. Umabot siya ng 24 cm yung pinakahaba niya. Depende yan sa inyo kung gaano yung haba na gusto ninyo dun sa oil pipe. Kakabit na natin dito sa welding na natin dito. Yung butas pala nito medyo maliit lang siya. Yan. Hindi siya masyadong malaki. Dito lalagay natin yan. Ito na mga ka-DIY na i-full weld na natin dito. Ayan. Kung papansinin niyo, hindi siya pantay, nakabulusok siya. Nakapa-islanting siya pa ganyan. May ano po yan, may purpose yan kung bakit siya nakabulusok. Papakita ko sa inyo kung bakit siya ganyan. Ayan mga ka-DIY. Kabulusok sang ganyan dahil pag pinatakan siya ng oil ito, kinulayan lang natin to para kasi kung tubig ang ilalagay natin, hindi natin hindi makikita sa video. Ayan. Buhusan natin ng yan, meron siyang naka-stack. May naka-stack siya na oil. Kunwari oil yan yung inilagay natin. Tapos, meron na din siya dito. Ang purpose niyan mga ka-DIY, harang yan dun sa, yan ang magsisilbing harang dun sa usok, saka dun sa apoy para hindi lumabas dito sa elbow. Kasi kung wala yan tubig, nakapantay itong ating, kung nakapantay lang ito, walang naka-stack na tubig dito, may tendency na lumabas yung usok dyan saka yung apoy. Yun yung karaniwang nakikita ninyo dun sa mga baguhang gumagawa ng Calandius oil na may lumalabas na usok dito sa kaapoy. Ano ito? Para siyang P-trap. Parang sa CR, meron siyang P-trap para hindi lumabas naman yung amoy. Ito naman sa Calandius oil, meron siyang P-trap para hindi lumabas yung usok saka yung apoy. Yan ang dahilan. Ayan ang ano niyan. Kaya kung papansin ninyo, hindi siya pantay. Yan. Kahit naman buhusan natin yan ng pagkadami-dami, kahit ubusin natin itong isang puno dito, hindi yan mapupuno. Yung ano, hindi yan napuno. Nandito na sa loob yung iba. Pero may naka-stack pa rin siya dyan na oil. Isipin nyo na lang, oil yung nilagay ko ngayon. Kasi kung oil ang ilalagay natin ngayon, pag-welding ko, mag-uusok.
Ganyan siya mga ka-DIY, yun yung sekreto dyan sa paggawa ng Calandius oil. Kaya hindi siya pantay. Dito naman tayo sa pinaka-frame niya. Hindi ko na naipakita sa video kung yung pagputol ito dahil madali lang naman sa habang masyado yung ating video. Magputol lang kayo ng angle bar dito sa pinaka-ano niya, frame. Ito. 10 by 10. 10 inches by 10 inches yung puputulin ninyo. 10 by 10. Tapos yung paa niya, yung pinakataas. 20 centimeter yung pinakataas ng paa. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung gagawin ninyo. Papakita ko naman sa inyo kung gaano ka daling magkabit nito dun sa frame. Ito mga ka-DIY yung ginagawa natin para mas mabilis nyong maikasa o maikabit itong chamber yan. Magwe-welding lang ako ng round bar dyan sa pinakatap nung chamber yan, para isabit lang dito ganito yan, kasabit lang siya, ganyan lang siya. O, pantayan sa kanyo naman kukuhain na yung sukat, ganyan lang siya kadali. Para din nyo na kailangan hawakan habang wini-welding, sakto-sakto na yan. Ganyan lang yung simpleng way para mabilis nyo ikabit yung chamber. Dito naman tayo sa oil tank mga ka-DIY. Tubular ito na 2x3 na tubular. 2x3. Nag-cut ako ng 22 cm yung haba nito. Dito natin ito ilalagay. Di ko na naipakita yung pagbuo nito. Madali lang naman. Tapos, nag-cut ako nitong angle bar. Isang 24 cm. Saka dalawang 12 cm. Dalawang 12 cm para dito ito. Para dito lagayan ng oil tank. Yan siya. Pakita ko sa inyo yung pagbuo. Yan ang mga ka-DIY na tapos na natin. Ito, yan. Tapos, lalagyan na lang naman natin dito ng ganito. Ang sukat nga pala nitong stove plate na ito. Iba-iba kasi ang size nito. 23 cm yung ano niya, yung lapad. Ayan. 23 cm. Baka iba yung mabili ninyo pag sa online. Tapos, 12. Pag ang gagamitin yung chamber ID 4, dapat 12 cm yung ano nya, ayan o, 12 cm yung buka nung loob, yan yung pinakaloob nya, 12 cm. Tapos 29 cm yung ano, ay 23 cm yung diameter sa labas. Ganito sya. So ito, bubutasan na lang natin dito. Ang ginagamit ko nga palang gripo dito, yung ano ng oil. Bulb valve na 1 port. Dito yung nakalagay.
Mas maganda kasi yung bull bulb. Ang pinambubutas ko naman dyan ito para mas maganda, para pantay. Tapos bubutasan na lang din naman natin ito ng salinan ng oil yan. Dito siya. Ito naman ang ginagamit kong pambutas. 32mm na ito, anong tawag dito? Basta ganito siya, 32mm yung sukat niya. Dito ko yung binubutasan. Pakita ko sa inyo mga ka-DIY kung paano ko binubutasan dito saka ito, para may idea kayo. Na butasan na natin. Ayan. Tapos dito. Ang ginagamit ko dito na pandikit dito sa bulb bulb. Durastil na epoxy. Ayan. Tapos yung takip naman dito, itong pinabas natin na plastic dito. Takip. Tapos nire-rebits na lang ito dito para may takip. Ganyan siya. Yun mga ka-DIY, natapos na natin itong standard size na Calandius oil, 10 by 10 inches yung ano niya, yung diameter, yung taas naman ay 20 centimeter. Ito na. Tapos ito nag yan, meron lang siyang angle bar din dyan para sakto lang yun. Hanggang dito na lang mga ka-DIY. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.